Kalimbawa, meron akong kakilala na negosyante, Chinese. Gusto manegosyo sa Pilipinas. Mm. Ano bang gagawin para makapagnegosyo siya at paano ako magiging partner niya? Partner, for example, sabi ko, ang partnership, based on trust and confidence ang partnership. Mm. Trust and confidence, basta may tiwala kayo sa isa't isa, partner na kayo sa isang negosyo. But hindi lahat ng negosyo pwede ang foreigner. May mga business, class ng business na bawal ang mga foreigner. For example, media, bawal ang foreigner. Second, yung mga labor. Labor recruitment. May certain percentage lang pwede ang foreigner. Hindi pwede na malaki ang foreigner. Yung mga, yung sa mga... Power. Mga power supply. Yung mga public utilities. Mga ganun. So may mga, depende sa klase ng negosyo. For trading, yes. Trading, walang problema. Kumuha ka doon ng damit sa China, binibenta mo dito sa Pilipinas, kumuha ka ng may partner ka sa China ng cellphone, tapos binibenta mo sa Pilipinas, walang problema. Ang tawag doon, trading. Trading lang yan. Sa nagbibenta ka, kumuha ka doon, binibenta mo dito, that's trading. But may mga klaseng negosyo na bawal. For example, real property. Hindi pwede ang mga foreigner mag-own ng real property ng Philippines except through a corporation up to 40%. So, ibig sabihin, yes, pwede ang foreigner magnegosyo ng real property ng Philippines, but kailangan subject to the 40% limitation. Yeah, dyan papasok kayo, Mark, 60-40 na limitation. 60-40 limitation with respect sa foreigner. So, that's why, sabi ko nga, hindi totoo na ang foreigner bawal maka-own ng bahay sa Pilipinas or bawal maka-own o nagmamay-ari ng lupa sa Pilipinas. They can. Foreigner can own real property in the Philippines. But how? Through a corporation. Kailangan gagawa ng corporation. Then yung corporation na yan will own a bahay, will own a building or lupa. Then yung corporation na yan, pwede 40% owned by a foreigner. Lalo na, Kuya Mark, na si Pangulong BBM ngayon ay nag-i-invite ng mga foreign direct investments. Mas maganda na yan. Oo, naglalakay ng negosyo. Kailangan natin ng negosyo. Hindi natin kayang mag-isa. In business kasi, kailangan open market. Hindi natin kaya mag-isa kasi, for example, kung tayo lang mag-negosyo, for example, nag-negosyo tayo ng itlog. Gumagawa ka ng itlog, ang pinakain mo, Pilipino lang, kulang. So, kulang ang supply, kulang ang market. Kailangan i-open natin sa lahat. Pero at least, maraming supply, maraming market, maraming negosyo. Pag may negosyo, may kita. Ganun lang naman yan eh. Paano naman kay Mark, pag G2G ang ano ang transaction? Government to government. Yes, same application pa rin ang batas natin. Same application pa rin ang batas sa G2G. But don't forget, iba naman ang G2G transaction compared sa private transactions. In private transaction, the primary objective in private transaction is income, profit. Kasi hindi walang mamuhunan kung hindi kikita. Ganun lang yan in business. In business, pag private ang pinag-usapan, private transaction, ang primary objective is income. Kailangan kumita. Kasi kung hindi kumita, walang magdinegosyo. In private naman, o in government transaction, iba naman yan. Mm. Ang government transaction, ang primary objective, yung public service. Public service, but of course, dapat hindi din malugi ang gobyerno. Mm. Yun ang ibig sabihin. Yun pagkakaiba ng government transaction at saka yung tinatawag na private transactions. Oh, kasi syempre, Kuya Mark, sa ating mga manunood at mga suki, giliw na tagapasubaybay, lagi nila naririnig sa mga balita yung G2G transaction, G2G negotiations, lalo na yung panahon ng bakuna. Yes, kasi nga, by G2G, for example, China. Mm. Mayroon kasi mga corporations sa China na state-owned. Mm. State-owned, so kailangan talaga dadaan sa government to government. May mga ganun, but of course, iba naman ang kalakaran sa Pilipinas sa negosyo, iba naman sa China. But pwede naman yan ganun, basta kailangan open tayo sa market. Wait, kailangan open sa market, kasi in business, kung tayo-tayo lang, sabi ko nga, kung tayo-tayo lang ang magne-negosyo, de, hindi masyadong malaki ang kikitain natin. Compared kung i-open natin sa market, maraming bibili, i-open natin ang pagdaming bumili, daming kumikita. May kita, mas malaki ang kita, kasi mas malaki ang demand.